mainit na balita ngayon tanghali. Super Typhoon Goring palayo na ng bansa. Wind signal nakataas pa rin sa ilang lugar sa Northern Luzon ayon sa PAGASA. Ilang lugar sa Ilocos Norte lubog sa baha bunsod ng mga pag-ulan na dulot ng bagyong Goring. Klase sa ilang mga lalawigan suspindido pa rin dahil sa sama ng panahon. QCPD Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III nagbitiw sa puesto matapos na mabatiko sa isinagawang press con ng dating pulis na naglabas at nagkasa ng baril sa isang siklista. COMELEC bumuo ng task force kasunod ng pagkamatay ng dalawang barangay officials sa Libon, Albay. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Presidential Communications Office nakiramay sa naulilang pamilya ng batikang broadcaster na si Mike Enriquez. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 30, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naulilang pamilya at mga mahal sa buhay ng batikang broadcaster na si Mike Enriquez. Sa isang mensahe, nagbigay pugay ang Pangulo sa naging serbisyo at dedikasyon ni Mike Enriquez sa paghahatid ng patas ng mga balita at impormasyon para sa sambayan ng Pilipino. Labis na ikinalungkot ng Pangulo ang pagpanaw ng veteranong mamamahayag na anya'y isa sa mga haligi sa industriya ng broadcasting. Kasama rin sa mga nakiramay ang buong hanay ng Presidential Communications Office sa pangunguna ni PCO Secretary Chelloy Garafil na isa rin dating mamamahayag. Kinilala rin ito ang mga naging kontribusyon ni Mike Enriquez sa larangan ng pagbabalita sa loob ng mahigit limang dekada. Samantala, nag-alay naman ng bulaklak ang ilan sa mga taga-suporta ng batikang broadcaster sa kanyang spot sa may Herman Moreno Walk of Fame sa Eastwood, Quezon City. Sa isang opisyal na pahayag kahapon, kinumpirma ng GMA Network ang pagpanaw ni Mike Enriquez na kanyang naging tahanan at kapuso sa loob ng ilang taon. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng Department of Trade and Industry, Agriculture Department, Bureau of Customs ukol sa mga inisyatibo ng pamahalaan upang matiyak na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Ayon sa BOC, inatasan sila na gumawa ng mas matinding hakbang laban sa mga hoarder ng bigas. Narito ang ulat ni Nel Maribuho. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin pa ng Bureau of Customs ang kanilang operasyon laban sa mga hoarder at smuggler ng bigas. Nag-ugat ito sa natuklasang mga nakaimbak na bigas sa tatlong warehouse sa Bulacan noong nakaraang linggo. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, dadalasan na nila ang pag-iinspeksyon sa mga imbakan ng bigas katulong ang Department of Trade and Industry at Agri Department. Kukumpiskahin ng ahensya mga imported na bigas sakaling walang maipakitang kaukulan dokumento ang may-ari at operators ng warehouse. Pag hindi po sila nakapagbigay ng proof of payment of duties, proof of payment of correct duties and taxes, then doon po magkakaroon po ng issuance of yung tinatawag natin warrant of seizure and detention. Yun na po yung magbibigay authority sa amin para ikumpiska yung mga imported articles that are stored inside those warehouses. Nais ni Pangulong Marcos na maging abot kamay ang presyo ng bigas sa mga mahihirap na pamilya. Ang mga kaso ng hoarding ang isa sa tinitingnan ng Pangulo na dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Ayon kay Commissioner Rubio, maging ang personnel ng BOC ay hindi nila kukonsintihin sakaling sangkot sa illegal na gawain. Well, if we find people to be involved in the release of illegally or smuggled rice, then we will file cases against them. Inatasan rin ni PBBM ang BOC at DA na pag-aralan ang posibilidad na i-donate ang mga nakumpiskang bigas sa Department of Social Welfare and Development.
Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging apot-kaya ang presyo ng mga pagkain para sa sambayan ng Pilipino. Kaugnay nito, inaprubahan ng Pangulo ang 3-year Food Logistics Action Agenda ng Department of Trade and Industry. Mula sa Malacanang, nagbabalik si Nel Maribuhok live. Nel, ano ang nilalaman nitong action agenda ng DTI? Kapitahing lalo sa Food Logistics Action Agenda na matiyak na available at abot kaya ang presyo ng mga pagkain para sa mga Pilipino at makukuha ang tamang produkto sa tamang oras. Nakapalub sa inaprubaang action agenda na ito ng Department of Trade and Industry ang mga estratehiya upang ito ay maging matagumpay. Kabilang na ang pag-revolutionize ng food distribution system ng bansa, pagbawas sa transport at logistics cost, pagdaragdag ng pamumuhunan sa logistics infrastructure, particular para sa transportasyon at storage at pagdugon sa problema sa supply chain. Kaugnay nito, iniendorso ng DTI kay Pangulong Marcos na maisama sa priority measures ng administrasyon ang logistics-related measures tulad ng International Maritime Competitiveness Act na layong palakasin naman ang Maritime Industry Authority para ma-regulate ang shipping lines at mabantayang mabuti sa sobrang shipping charges. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Patuloy ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan para maibsan ang posibleng maging epekto ng El Nino sa bansa. Halos kalahati ng bilang ng mga lalawigan sa bansa ay posibleng makaranas ng tagtuyot pagdating ng Pebrero ng susunod na taon. Posible ring lumala pa ang epekto ng El Nino sa bansa bago matapos ang 2023. Narito ang report ni Ray Pelayo. Aabot sa 40 lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng drought o tagtayot pagsapit ng buwan ng Pebrero sa susunod na taon. Ito ay dahil sa epekto ng El Nino sa bansa. Ang 28 dito ay nasa Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Kasama rin sa posibleng maapektuhan ay ang mga lugar na pangunahing pinagtataniman ng palay sa bansa, gaya ng Nueva Ecija at Mindoro provinces. Ayon sa PAGASA, nasa moderate na ngayon ang lakas ng pag-iral ng El Nino at posibleng maging strong ito sa huling bahagi ng 2023. Ayon naman sa Department of Agriculture, kung may mga lugar na maapektuhan ng El Nino at hindi na maaabot ng irigasyon, ay posibleng ibang produkto na lamang ang itanim. Palalakasin naman nila ang produksyon sa mga lugar na hindi maapektuhan ng El Nino. Ang guidance po, alam naman natin, base sa datos na ang pinakatatamaan na commodity ay ang pagtatanim ng palay o yung rice. Ang guidance po na ibinigay is imapa po, no? Imapa natin, lalo na yung mga areas na nasa tail end ng mga irrigation system na hindi na maaabot talaga base dun sa datos o dun sa forecast nila. At ito yung mga areas na titingnan kung paano ba ang kailangan na ibigay na tulong. Sa supply naman ng tubig sa Metro Manila, ay patuloy na inihahanda ng MWSS ang mga proyekto para sa iba pang mapagkukunan ng tubig gaya sa mga ilog. Nakapagpataas-an nila ngayon ng level ng tubig sa mga dam ang mga nagdaang bagyo sa bansa at maging ang ulang dala ng habagat. Ayon kay NDRRMC Executive Director Ariel Leponceno, may nakahanda namang budget sa mga pagmadali ang solusyon sa epekto ng El Nino. Bawat ahensya meron niya mga pondo. Pag kinulang sila, meron silang pwedeng i-access na pondo naman from the NDRRM fund. So yung kabuuan pondo, sapat yun. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa ang naiulat na nawawala bunsod ng pananalasan ng bagyong Goring sa bansa. Gayunman, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, patuloy pa rin nilang binavalidate ang ulat hinggil sa nawawalang individual. Base sa update ng NDRRMC, nananatili ring zero ang report ng deaths at injuries.
Sa ngayon ay umaabot na sa mahigit 196,000 ang mga individual ang apektado ng bagyo, habang nagpapatuloy pa ang isinasagawang relief operations upang ayuduhan o ayudahan ang mga kababayan nating nasalanta ng kalamidad. Papalayo na ng bansa ang Super Typhoon Goring ayon sa PAGASA. Gayunman, nakataas pa rin ang wind signal sa ilang mga lugar sa Northern Luzon dahil sa bagyo. Mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo live. Ray, saan ang lokasyon nitong siguring at kailan ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility? Aga as of 10 a.m. today, ito ay nasa 125 kilometers dyan sa may silangan ng Basco, Batanes, o west-southwest ng Basco, Batanes. At ito ay dumaan nga kanina madaling araw hanggang kanina umaga lamang dyan sa mga isla ng Batanes Extreme Northern Luzon. Sa ngayon na nasa super typhoon category pa rin ito at umaabot sa 195 kilometers per hour. Yung taglintong lakas ng hangin at yung pagbugso ay abot sa 240 kilometers per hour. Ang signal number 2 ay nakataas po sa Batanes at Tumbuyan Islands, habang ang signal number 1 naman ay nakataas sa Ilocos Norte, yung northern portion ng Abra, ang Ilocos Sur, ang Apayao at northern at central portion ng Cagayan. Patuloy na makakaranas ng mga malakas na mga pag-ulan at pagbugso ng hangin ang mga lalawigan sa Northern Luzon, lalo na sa may area ng Ilocos Provinces, dyan sa may Apayao at maging area ng Cagayan, and then yung Batanes area. Mamayang hapon o gabi ay posible na nga lumabas ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong siguring. Pero meron pong panibagong bagyo na ngayon ay binabantayan ng PAGASA. Ito ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero papasok ito sa mamayang hapon o gabi o maaaring bukas sa Philippine Air Responsibility, at papangalanan po itong HANA. Ang track na ipinapakita po nito ay dyan naman po sa kanto ng PAR, at dito nakikita ang direktang makaka-apekto sa ating bansa. Subalit yung habagat ay patuloy na palalakasin itong bagyong ito at magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kagaya po ng experience natin ngayon kung saan nakakaranas ng mga pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, yung Western Visayas, at maging yung ilang bahagi po ng Mindanao. Yung ating latest sa ating panahon, balik si Waga. Okay, maraming salamat, Ray Pelayo. Lubog ngayon sa baha ang ilang mga lugar sa Ilocos Norte, bunsod ng walang tigil ng mga pag-ulan na dala ng Super Typhoon Goring. Mula sa Solsona, Ilocos Norte, naroroon ang ating correspondent na si Alan Manansala live. Alan, hanggang ngayon ba maulan pa rin dyan, at ano-ano ang mga lugar dyan ang baha pa rin? Pero kanina, along the way, talagang nakaka-experience pa tayo ng mga pag-ulan. Pero ngayon, dito pagbaha ang kadalasang makikita natin, gaya ng makikita nyo sa aking lokasyon, Ella. Kung saan ito, Ella, yung kalsada patungong apat na barangay, kabilang na dyan yung Barcelona, Darasdas, at saka Talugtugat ang Agitap. Yung nakikita natin sa likod, Ella, yun yung mga barangay officials na nag-iikot ngayon para tingnan yung mga kababayan, mga residenteng apektado nitong pagbaha, dahil along that area daw ay marami pang lugar na lubog pa rin sa tubig ba, kaya pupuntahan ng mga barangay officials. Gayun pa man, Ella, ay patuloy pa rin ang binabantayan itong ng local government unit ng Solsona ang pag-apaw ng tubig sa Gasgas River. Sira kasi, Ella, ang flood control na matatagpuan sa kanilang lugar na maaaring magdulot ng pagbaha sa ilang lugar. Pero bago pa man yan, Ella, ay bahana, una ng binaha ang ilang barangay dito dahil sa bagyong Goring, kabilang na nga dyan, Ella, yung nabanggit natin kanina, yung barangay Darasdas, Talugtog, Agitap, at Bubuos. Habang isolated area naman ang barangay Lipay at Nalasin. Maliban, Ella, sa bayan ng Solsona sa Ilocos Norte, baha rin sa ilang lugar sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte, kabilang na dyan
ang Barangay 22. Narito, Ella, pakinggan natin ang naging pahayag ng ilang sa mga residente ng Barangay Salikuran. Mas malalim ngayon kaysa nung nagkarang bagyo yung kay Ejay. Mas malakas, mas maano ng tubig pero walang hangin. Ella, dito sa kinalalagyan ko ngayon, ito yung kalsada na nasira dahil sa malakas na pag-agos ng tubig. Ayon na rin sa mga residente, simula kaninang umaga ay bahagya ng bumababa yung tubig. Pero ito, nag-iwan sila ng pinsala sa kanilang kalsada, pati yung creek dito sa may gilid, sira na din. Pero wala pa tayong nakukuhang impormasyon mula sa DPWH, maging sa local government unit, kung ano pa ang magiging resulta o ano ang naging resulta nitong pananalasa ng bagyong Goring dito sa kanilang lugar. Ella. Alright, maraming salamat, Alan Manansala. Bunsod ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan dulot ng bagyong Goring, inilikas ang higit 60 pamilya sa Tabuk City, Kalinga Province. Para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, kumusta yung sitwasyon ng mga evacuees at ibang lugar sa probinsya ng Kalinga? Aga yung mga pamilya o individual na inilikas dito sa Tabuk City ay nakauwi na sa kani-kanilang mga tahanan. Ayon sa pamunuan ng City Disaster Risk Reduction Management Office ng Tabuk City, bagamat nasa Storm Signal No. 1 ang lalawigan ng Kalinga, ay ligtas ang mga individual o pamilya na makababalik sa kanilang mga tahanan dahil pumupa na ang tubig baha sa kanilang lugar. Hindi bababa sa 61 pamilya mula sa 13 barangay ng Tabuk City ang inilikas sa iba't ibang sentro dahil sa pagbaha sa mga tirahan dulot ng malakas na pag-ulan mula sa bagyong Goring. Pagkain, beddings, cooking kits at iba pang kailangan ay ipinagkaloob ng PDRRMC, CDRRMC at DSWD. Karamihan sa mga pamilya ay nakauwi na sa kanilang mga tahanan. Samantala, isinasagawa ang assessment at monitoring sa iba pang lugar sa lalawigan. Nasa 13 barangay na sa Tabuk City sa lalawigan ng Kalinga ang nakaranas ng pagbaba o pagbaha dahil sa tuloy-tuloy ng mga pag-ulan na dala ng bagyong Goring. Kabilang sa mga binahay ang Barangay Bulanaw, Bulanaw Norte at Laya East. Sa ilang sitio at purok ng ilang bahagi ng Barangay P1 at P2. Purok Santan, Barangay San Vicente, San Juan, Barangay New Tanglag, Apas, Nambarakan, Sentro, bahagi ng Lower Ipil Bypass Road, San Julian, Overflowing at sa San Julian Bridge at Barangay Dilag. Ayon sa pamunuan ng City Disaster Risk Reduction Management Office ng Tabuk, ang mga pamilyang inilikas ay nakatira malapit sa creek. Dahil sa walang tigil na mga pag-ulan, bunsod ng bagyong Goring ay mabilis na umapaw ang tubig sa creek na dahilan kaya binaha ang mga residente. Aga sa ngayon ay bagamat nasa storm o signal number 1 ang lalawigan ng Kalinga, sa ngayon ay nakakaranas sila ng pabugsong-bugsong mga pag-ulan sa naturang lugar. At yan muna ang balita. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Grace Flores. Samantala, ilang domestic flights ang kanselado ngayong araw. Bunsod pa rin ng masamang lagay ng panahon na dulot ng bagyong Goring. Sa advisory ng Manila International Airport Authority o MIAA as of 5:50 a.m., kabilang sa mga kanselado ang ilang biyahe ng Cebu Pacific flights sa ruta ng Lawag, Tugigaraw at Kawayan, gayon din ang mga flight nito pabalik ng Maynila. Kasama rin sa hindi muna makakabiyahe ang balikang flight ng Cebu na Manila to Masbate at Masbate to Manila. Pinapayuhan ang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa mga airline company para sa rebooking o refund ng kanilang mga flight. Nagdeklara ng class suspension ang ilang lokal na pamahalaan ngayong araw dahil sa bagyong Goring. Suspindido ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga lalawigan ng Abra, Cagayan,
Ilocos Norte at Ilocos Sur. Gayun din sa Capas, Tarlac, Mariveles, Bataan at Mangaldan sa Pangasinan. Abang preschool to senior high school naman sa Iloilo City at Manawag, Pangasinan. Preschool to elementary sa Guimaras. Kansilado rin ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa ilang mga lugar sa rehiyon ng Visayas. Kabilang dyan ang probinsya ng Antique, Guimaras, Iloilo Province at Negros Occidental. Samantala, nag-anunsyo naman ng work suspension sa mga tanggapan ng pamahalaan sa lalawigan ng Abra, Antique, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Paaralan sa Hagonoy, Bulacan ang nakalubog sa baha dahil sa epekto ng high tide. Sa kabila nito, hindi nagpahadlang ang mga estudyante na pumasok sa klase kahit pa nakalusong sila sa tubig at nakababad ang kanilang mga paa sa baha. Narito ang report ni Nestor Torres. Imbis na sapatos na pang-eskwela, nakasuot ng bota ang ilang mga estudyante mula sa San Agustin Elementary School sa Hagonoy, Bulacan dahil lubog sa baha ang kanilang eskwelahan. Nakararanas ng high tide sa lugar kaya't pinasok ng tubig ang ilang mga classroom. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ng eskwelahan ang pagbubukas ng klase kahapon, August 29. Ngunit hindi maiwasan na may ilang estudyante pa rin ang hindi nakapasok dahil sa baha. Ayon sa mga guro sa Hagonoy, Bulacan, halos 80% ng mga estudyante sa loob ng classroom ay walang suot na bota. Karamihan kasi sa mga magulang ay wala silang pambili dahil mas pinuuna nila ang pagkain at baon ng kanilang mga anak kaysa bumili ng bota. Yun po ang problema natin. Kung wala po silang bota, talaga nagtitaste po sila na mabasa. Kasi po wala po pambili. Gusto yung kuman, wala po pera. Ganoon ako na lang yung makagamitan po sa pag-aaral. Pero may ibang magulang naman na nagpumilit maibili ng bota ang kanilang anak. Ibali po mahal yung bota basta po naka-ano lang po siya. Safety lang po yung kanyang paa na hindi nababad sa tubig. Halos ganito rin ang sitwasyon sa Mercado Elementary School kung saan hanggang tuhod ang tubig baha. 19 na classroom sa naturang paaralan ang pinasok ng tubig. Imbis na magklase, isinilalim na lamang muna sa orientation ang mga estudyante at agad ring pinauwi. Ayon sa pamunuan ng paaralan, kung hindi pa rin huhupa ang baha, ay mapipilitan sila na mag-shift sa modular classes. Nauna nang inihayag ng Department of Education na pwede namang lumipat sa blended learning ang mga paaralan sa mga lugar na apektado ng mga kalamidad at pagbaha. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangangailangan ngayon ng karagdagang guro ang Toro Hills Elementary School sa Quezon City upang makabuo ng karagdagang sections para sa iba't ibang grade level. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay Gladys Tuabi Lari. Gladys, ilang guro yung kailangan ngayon ng Toro Hills Elementary School? Aga, ayon sa school principal na si Antonio Miranda, nangangailangan sila ngayon ng 8 guro at ito ay upang makadagdag sila ng panibagong sections at itong mga naturang guro ang siyang mga nasiwa sa mga bagong sections. Sa pamamagitan nito, yung mga classroom o section na may maraming estudyante ay pwede nilang mabawasan at doon na ilalagay sa idadagdag na section. Para yung mga yung maraming bata na maximum na 45, gagawin naming 40 para makakreate kami ng other section para mas presko at mas conducive sa learning kung mga 35 to 40 ang intermediate. Sa kinder to grade 3, mga 25 to 30 ang minimum. Aniya, may ilang teachers kasi na naka-maternity leave kaya may ilang classroom na nadagdagan ang mga mag-aaral. Sa ngayon, shifting of classes ang ginagawa ng paaralan, may pang-umaga at may pang-hapon. Sa kasalukuyan, mayroong 4,700 students na naka-enroll dito sa Tower Hills Elementary School at
inaasang madadagdagan pa ito dahil sa mga hahabol o ang mga late enrollees. Sinasabing tuwing school year ay nagkakaroon ng problema sa kakulangan ng guro at kakulangan ng silid-aralan dahil nadadagdagan ang bilang ng mga estudyante. Aga ang tugon naman ng Department of Education sa kakulangan ng mga guro ay ang pag-hire ng mga panibagong teachers. As early as March ay sinabi na ng Department of Education na tinitingnan nila ang pag-hire ng nasa 9,000 mga guro. At dahil may ilang paaralan na kulang sa mga guro habang may ibang paaralan naman na sobra ang guro, ay pinag-aaralan naman ngayon ng Department of Education ang teacher deployment analysis. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Gladys Tuabe. Sumampa na sa mahigit 23 milyon ang bilang ng mga estudyanteng nagpa-enroll para sa school year 2023 to 2024. Base sa datos ng Department of Education, as of August 29, mayroon ng kabuang 23,287,925 ang mga estudyanteng nagpa-enroll sa pagpasok ng panibagong school year. Pinakamarami pa rin sa mga nagpa-enroll ay naitala sa Calabarzon Region na umabot ng mahigit 3 milyon, habang pumapangalawa ang Central Luzon na mahigit 2.6 million at pangatlo ang National Capital Region na may 2.5 million enrollees. Bagaman natapos na noong August 26 ang enrollment, sa ngayon ay may mangilang-ilang pa rin ang mga paaralan ang tumatanggap ng enrollees para sa mga estudyante na umahabol na makapagpatala. Bumisita kahapon sa ilang mga paaralan sa Cebu si Vice President at Education Secretary Sara Duterte para pangunahan ang pagbubukas ng klase. Pinasinayaan rin ng Vice Presidente ang pagkakaloob ng mga bagong classroom sa dalawang paaralan doon. Kabilang sa mga kanyang pinuntahan ang Kaluangan 1 Primary School, gayon din ang Melesio Tito Elementary School upang mag-abot ng tulong sa mga mag-aaral. Bukod sa pag-turnover ng mga bagong classroom, nagbigay din ang DepEd Secretary ng bagong Philippine flag at mga bag, school supplies at dental kits para sa mga estudyante. Hindi tuluyang lusot sa reklamong kriminal ang motoristang naglabas at nagkasa ng baril sa siklista nitong August 8 sa Welcome Rotunda sa Quezon City. Kahit kasi tumanggi ng magdemanda ang siklista, ang mga pulis na mismo ang naghain ng reklamo. Pinumpirma naman ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na panunutok din ng baril ang kaso ng motoristang si Wilfredo Gonzalez kaya natanggal ito sa serbisyo noong 2018. Narito ang report ni Lea Ilagan. Hindi nakaligtas sa reklamo si Wilfredo Gonzalez, ang motoristang naglabas at nagkasa ng baril sa isang siklista sa Welcome Rotunda sa Quezon City noong August 8. Ayon kay Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, bagamat ayaw magsampa ng reklamo ng siklista, ang mga pulis na mula sa Galassi Station ang nag-file ng complaint laban dito. Ang pagbunot sa publiko ng baril na yon, pagkasa sa harap ng isang tao na nakikita ng ibang ng maraming tao na nasa Quezon Avenue ay alarming skandal. As police officers, whenever a crime is committed, we are bound, duty bound to really do the investigation, do the case build up and file the appropriate charges. Sinabi din ni General Acorda na June 2018, nang ma-dismiss si Gonzalez sa serbisyo dahil sa pagiging abusado. It's on record, siya ay dismissed, police officer. May mga naipilang kaso kanya. I think grave threat yung na as basis for his dismissal. Grave misconduct for gun toting and oral defamation. Kinumpirma naman ni dating Philippine National Police Chief, Police General Oscar Albayalde, na siya ang pumirma ng dismissal order ni Gonzalez. Kita ko nga doon sa cellphone ko, mga mahigit 2,000 pala yung na-dismiss ko noon. So probably isa siya doon sa mga na-dismiss nung panahon ko. No? Dahil nung panahon ko, minadali namin lahat yung mga may kaso. Parang this is part of the cleansing program ng Philippine National Police noon. Nitong Lunes, kinumpiska ng PNP FEO ang 3.45 pistol ni Gonzalez matapos na i-revoke ang LTAP at firearm registration nito. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbitiw sa pwesto bilang direktor ng Quezon City Police District si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Sa panayam ng UNTV, sinabi ni Torre na nais niyang isalba ang organisasyon sa mga batikos mula sa netizen sa isyu ng motoristang bumunot at nagkasanang baril sa isang siklista noong August 8 sa Welcome Rotunda. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, ano ang kinalaman ng isyong ito sa pagbaba sa pwesto ni General Torre? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Binanatan kasi ng netizen si QCPD Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ito'y dahil sa pagsasagawa niya ng press conference noong Linggo ng hapon kasama ang motorista na si Wilfredo Gonzalez. Si Gonzalez ang nag-viral sa social media na nakitang bumunot at nagkasanang baril laban sa isang siklista dahil lamang sa sagutan sa trapiko. Minasama ng netizens ang anilay mistulang abogado ni Gonzalez si General Torre. Ayon kay General Torre, ayaw niya makaladkad ang buong organisasyon sa mga batikos laban sa kanya kaya nagdesisyon siya bumaba sa pwesto. Isinumitiya niya kay NCRPO Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartatis Jr., kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at kay DHL Secretary Benhar Abalos ang kanyang resignation kanina at epektibo na ito bukas. Kahapon, Ella, sinabi ni Chief PNP na paiimbestigahan niya sa Directorate for Investigation and Detective Management ang nangyaring press conference. Sinabi naman ni NCRPO Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartatis Jr. na magsisilbing OIC ng QCPD and Deputy District Director for Administration habang wala pang napipili na ipapalit kay General Torre sa pwesto kung tatanggapin na ang resignation ni General Torre. Si Chief PNP General Benjamin Acorda Jr. naman, nais muna elang pag-isipan kung tatanggapin ang resignation ni Torre dahil daw sa dami ng naging accomplishment nito at sa galing sa trabaho. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagturuan ang ilang pulis na bota sa pagdinig sa Senado kaugnay ng investigasyon sa pagpatay sa 17 taong gulang na si Jemboy Baltazar. Dahil dito, isa pang pulis ang ipinakulong ng mga senador. Narito ang report ni Harleen Delgado. Naungkat sa 2 pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa kaso ng pagpatay kay Jemboy Baltazar kung bakit isinailalim sa paraffin test o pagsuri sa gunpowder residue ang 17 anyos na binata. Pero hindi ang 6 na pulis ng Navota City Police Station na sangkot sa pamamaril. Ayon sa Forensic Unit ng Northern Police District, bahagi umano ng protocol ang pagsasailalim sa naturang test sa biktima. Pero wala umanong request na i-paraffin test pa ang mga suspect na pulis na wala rin sa kanilang kustodiya. Dito na nagturuan ang dating hepe ng Navota City Police Station na si Police Colonel Alan Umipig at Chief Investigator na si Police Captain Juanito Arabejo. Inutos ko po yan, Your Honor, dito po sa Chief Investigation Section at ng IOC, Your Honor. Ngunit hindi po nila ginawa, Your Honor. There was no order to conduct paraffin test on the six suspects. That was based on our sound judgment and in good faith, considering that the direct testimony of the eyewitnesses is sufficient to establish the guilt of these six suspects. Very unsound yung judgment mo. Gusto niya gawin tayong mga ito. Naging kapitan ka lang, alam mo na lahat. Sinight in contempt si Arabejo matapos patotohanan ng 2 pang pulis ang utos ni Umipig. Nanindigan ang mga mambabatas na dapat dumaan din sa paraffin test ang mga pulis para mapatibay pa ang kaso. 3 pulis na butas na ang nakaditine sa Senado. Samantala, itinanggi ng ina ni Jemboy Baltazar na si Rhoda Baltazar na tumanggi siya sa alok ng PNP na i-autopsy ang bangkay ng kanyang anak. Wala pong katotohanan yan. Ang totoo po niya na iniingil po yung pamilya ko ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko. Sagot naman ng PNP, may waiver na pinirmahan ng kapatid ni Jemboy na si Geraldine noong hindi pa umuno dumarating ang nanay ni Jemboy sa Pilipinas.
Para po sa kinungkulan, ako po si Geraldine Tolentino, kapatid po ni Jerogen Boy Baltasar. Napagdesisyonan na hindi na po namin ipapa-autopsy ang aking kapatid dahil sa kagustuhan po ng aming pamilya. Maraming salamat po sa pangunawa. Pero giit ng ina ni Jemboy, kinonsulta muna dapat ang kanyang asawa at hindi ang kanyang 21 anyos na anak. Itinanggi naman ng forensic unit ang naging pahayag ni Roda na hiningian umano sila ng 15,000 piso para sa pagpapa-autopsy ng katawan ni Jemboy. Pinapahanap naman ni Senator Ronald De La Rosa sa PNP ang police asset na umano'y sumipa sa bangkay ni Jemboy at gusto umanong taniman ng droga ang minor de edad. Tingin pa ng mambabatas, may intensyong pagtakpan ng katotohanan dahil walang nakitang basyo ng bala o anumang ebidensya ang soko sa crime scene. Nilinis ang crime scene, pinulot. I don't know kung sino nagpulot, ha? Hindi ko sinasabi na yung pulis na namulot, baka may ibang tao doon na namulot yung mga bystanders. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan na ngayon ang pulisya sa Bicol Region na ilagay sa election hotspot ang bayan ng Libon sa Albay. Kaugnay ito ng magkasunod na insidente ng pamamaslang sa dalawang tatakbong kapitan sa naturang bayan. Batay sa inisyal na impormasyon ng pulisya, pinagbantaan na ng private armed group ang isa sa mga biktima sa pagtakbo nitong muli bilang kapitan. Narito ang report ni Brian Baldarahe. Posibleng ilagay sa election hotspot ang bayan ng Libon sa Albay matapos magkaroon ng mga insidente ng pagpatay sa mga tatakbo sa pagkakapitan sa darating na barangay at SK elections. Ayon kay PNP Regional Director Police Brigadier General Westrimundo Obinque, patuloy ang ginagawang assessment ng PNP Region 5 kaugnay ng sitwasyon sa bayan ng Libon. Batay sa datos ng mga nagdaang eleksyon, lumalabas na may history na ng mga patayan sa naturang bayan kapag sumasapit ang halalan. Ina-assist namin ng buti ang kalagayan ng Libon dahil nakadalawang incident na siya. So, i-assist ng ating SSG ng maayos. Pero as of now, yung sabi ko, titignan muna natin lahat ang mga anggulo upang sa ganun mag-declare natin na ito nga ay isang hotspot. Kaugnay nito, bumuuna ng Special Investigation Task Group o SITG Repato ang PNP Albay para sa mabilisang ikadarakip ng mga pumaslang kay incumbent barangay chairman Alex Repato ng San Jose Libon, Albay. Nitong Lunes, pinagbabaril ang naturang kapitan sa kanyang sariling tahanan pagkatapos itong makapaghain ng Certificate of Candidacy bilang re-electionistang barangay chairman. Batay sa inisyal na impormasyon ng mga otoridad, posibleng kagagawa ng private armed group ang dalawang insidente ng pamamaslang na may kinalaman sa parating na halalan. Samantala, noong nakaraang Linggo, isang barangay kagawad din na nagpaplano sanang tumakbo bilang kapitan ang napatay sa nasabing bayan. Sa initial report din po kasama na binalita sa amin na ito po ay suspensya ng PNP na private armed group na nag-ooperate dyan sa Libon, Albay. Meron din po initial report na unverified pa po na sinabi daw po sa pamilya na hindi na pinapatakbo, winartingan daw po ito ng private armed group. Ngunit tumuli pa rin, kaya po nangyari na ito. Nagdagdag na ng mga checkpoints ang PNP sa iba't ibang lugar sa bayan ng Libon, pati sa lugar kung saan ginawa ang filing ng COCs. Pakiusap din ng PNP Bicol sa mga kakandidato ngayon sa barangay at sangguniang kabataan election na kung may alam itong panganib sa kanilang buhay ay ipagbigay alam agad sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy pa rin ang ginagawang assessment ng pambansang pulisya sa mga lugar na posibleng mabilang sa areas of concern ngayong barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, hindi lamang ang PNP ang magdedesisyon kaugnay sa mga lugar na dapat na ibilang sa hotspot o areas of concern. Pagtutulungan pa rin ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines ang ginagawang threat at risk assessment
sa mga lugar na dapat na ibilang sa areas of concern ngayong BSKE. Ayon sa PNP, kapag matukoy na nila ang mga lugar na may mataas na banta ng kaguluhan gaya ng mainit na political rivalry at presensya ng mga local terrorists, dito anya sila magde-deploy ng mas maraming tauhan. Paigtingin din aniya ng PNP ang checkpoint at border control upang masigurong magiging payapa ang halalan sa Oktubre. Bumuo ng isang task force ang Commission on Elections matapos ang nangyaring pagpatay sa dalawang barangay officials bayan ng Libon sa Albay. At para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang pangunahing magiging trabaho nitong Task Force Libon? Magandang tanghali, Ella. Ito nga Task Force Libon na ito ay ipinag-utos ng partikular ng Commission on Elections na siya ngayong nangunguna dito sa pagpapatupad ng mga batas na may kaugnayan sa barangay at sangguniang kabataan elections ay imbestigahan, Ella. Ito nga nangyari ngayong patayan o dalawang insidente ng pagpatay sa mga barangay official dyan sa bayan ng Libon sa probinsya ng Albay. Pinakahuli nga, Ella, sa mga insidente ng pamamaril sa Libon, Albay ay ang pagpatay sa barangay chairman ng San Jose, Libon na si Alex Ripato na pinagbabaril sa labas mismo ng kanilang bahay matapos na maghain ang kanyang kandidatura noong Lunes. Nauna na rito ang pagpatay na rin sa isa pang barangay kagawad sa lugar. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, nagdagdag na rin ang 150 tauhan ng Philippine National Police o PNP sa Libon. 80 PNP Special Action Force o PNP SAF inactivate din at nag-deploy ng mga CAFGU doon bilang augmentation force. Naglagay ng 24/7 na hotlines na maaring matawagan para sa makapag-report sa anumang insidente. Dagdag pa ni Garcia, nagbigay ng 2 PNP security sa lahat ng mga barangay chairman sa Libon. Ela, una lang ang sinabi ng Commission on Elections na itong insidente ngayon ng election-related incident dahil nangyari ito ng election period na at panahon na rin ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COC ng ating mga kababayan ay ang tingin nila dito ay nakaka-alarma na dahil ang kanilang kagustuhan ay magkaroon tayo ng isang mapayapa ng halalan sa bansa. Though admitted naman o inamin naman ng COMELEC na talagang itong barangay election ay kung ating ikukumpara sa national elections ay ikangang madugo ito dahil yung mga magkakapitbahay lamang ang magkakalaban na hindi talaga may iwasan, Ella, na dating magkabati ay dahil sa politika ay magkakaaway na. At inaasahan din natin, Ella, bukas ay tutungo ang COMELEC dyan sa Cotabato City para naman magsasagawa ng isang conference na may kaugnayan pa rin sa barangay at sangguniang kabataan elections. At inaasahan natin nakasama dito ang mga pangunahing opisyal ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine Coast Guard at gayon din ng ating Philippine National Police. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Dead on arrival si Haron D. Malanis matapos pagbabarilin sa harap mismo ng munisipyo ng bayan ng Midsayap bandang tanghali kahapon, August 29. Ayon kay Midsayap Mayor Rolly Sakdalan, kakahain lamang ni D. Malanis ng kanyang Certificate of Candidacy sa Commission on Elections o COMELEC Office. At habang kumakain ng pananghalian kasama ng kanyang bodyguard, ay bigla na lamang silang nilapitan ng 2 lalaki at pinagbabaril. 2 tao may tama, isa sa hips, sa bewang, isa may tama sa tagilira, and seemingly is a certain person named Haron. Ang alam kong Haron ay yung commander sa Malingaw. These are 2 people from Malingaw ang mukhang binarelay. Galing sa labas, binarelay sa loob, mga taga Malingaw. Nag-file ng Certificate of Candidacy si Haron. Agad na dinala sa Dr. Amado B. Diaz Provincial Foundation Hospital ang 2, subalit binawian din ng buhay si D. Malanis. Agad na tubakas ang 2 suspek sakay ng Honda Click na motorsiklo. Na-recover sa lugar ang nasa 8 bala ng kalibre 45 na baril.
Agad na tinapos ngayong araw ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa panukalang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2024. Mariing tinutula ni House Minority Deputy Leader at ACT Teachers Party List, Franz Castro, ang termination sa pagdinig pero hindi na nito nagawang ipaliwanag ang kanyang boto dahil agad din tinapos ang budget hearing ng OVP. Mula sa House of Representatives, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez live. JP, ano ang naging reaksyon ng Makabayan Block sa maagang termination ng budget hearing ng OVP? Yes, Ella, dun nga sa panayam natin, ayon kay House Minority Deputy Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, tila binubusalan niya ang mga kongresista dahil hindi sila makapagtanong sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Naisa nang usisain ni Congresswoman Castro ang 125 million pesos na confidential fund na ginamit umano ng OVP sa loob lamang ng 19 days noong 2022. Pero agad na tinapos nga ngayong araw ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa panukalang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2024. Sa pamamagitan ng motion niyan ni Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, kung saan binanggit nito ang parliamentary courtesy dahil kay VP Sara, agad na bumoto ang 21 miyembro ng komite para i-terminate ang budget briefing ng OVP, bagaman wala pang naisasagawang interpellation. Mariin naman itong tinutulan ni House Minority Deputy Leader at ACT Teachers Party List Franz Castro, pero hindi na nito nagawang ipaliwanag ang kanyang boto dahil agad rin tinapos ang budget hearing ng OVP at pinatayan na siya ng mikropono. Hihirit sana si Castro ng pagkakataon kahit na manifestation lang, pero agad na tinapos na ang deliberation. Ang termination ng budget deliberation, ibig sabihin nun ay aprobado na sa committee level yung 2.38 billion pesos na proposed budget ng OVP para sa 2024. Ang kasunod na nitong schedule ng budget deliberation para sa OVP ay sa plenaryo, kung saan maaaring hindi na si Vice President Sara ang sumagot sa mga kongresistang may katanungan sa kanilang panukalang batas. Noong nakaraang taon, maaga ring natapos ang budget hearing ng OVP, kaya nanawagan si Congresswoman Castro na itigil na ang tradisyon ng parliamentary courtesy dahil napipigilan umano nito ang karapatan ng mga kongresista na busisiin ang laman ng panukalang budget ng isang ahensya. Ngayong araw, wala pang isang oras inabot yung kabuuan ng budget deliberation ng OVP na kung ikukumpara sa ibang ahensyang sumasalang sa budget hearing ay mas matagal ang nagiging interpellation o yung mismong deliberation. Sa ngayon, Ella, nakasalang sa committee o sa House Committee on Appropriations ang Department of Education, kung saan si VP Sara pa rin yung nangunguna dito at yung mga opisyales ng Department of Education. Yan muna ang ating latest live mula dito sa House of Representatives. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Nagpatupad na ng mass evacuation sa Gulf Coast ng Florida, USA dahil sa banta ng Hurricane Idalia. Ito ay bago ang inaasahang paglandfall ng bagyo Miyerkules ng umaga, August 30 local time. Ibinabala ang 3.5 meters o 15 feet above ground level na storm surge sa ilang coast areas bunsod ng major storm system. Inaprubahan na ni U.S. President Joe Biden ang isang emergency declaration para sa Florida. Samantala, nagbabala naman si Florida Governor Ron DeSantis sa mga residente na maghanda para sa isang napakalakas na bagyo na magkakaroon ng matinding epekto sa estado. Daan-daang flights ang kanselado pa rin sa pinakaabalang airport sa United Kingdom dahil sa nangyaring air traffic control glitch araw ng Lunes, August 28. Ayon sa International Air Transport Association o IATA, may mga tanong na dapat sagutin ang National Air Traffic Control System o NATS dahil sa responsibilidad nila kaugnay ng technical issue. Batay naman sa NATS, hindi pa rin malinaw kung ano ang dahilan ng technical glitch at kasalukuyang isinasagawa ang investigasyon. Inaasahan namang magtutuloy-tuloy sa loob ng ilang araw ang flight disruption, babala ni Transport Secretary Mark Harper.
Nanumpana bilang bagong architects ang 26 na kababayan sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kabilang dito ang 154 na taong gulang na overseas Filipino worker. Narito ang report ni Bradley Robusa. Formal lang nakapalumpa bilang lisensyadong arkitekto ang 26 na overseas Filipino workers noong Linggo sa ginanap na April 2023 Special Professional Licensure Examination o SPLE for Architects sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Dinaluhan ang oath-taking and induction ceremony ng United Architects of the Philippines Abu Dhabi Chapter, Professional Regulation Commission, Professional Regulatory Board of Architecture, Chairman Robert Sack, Philippine Ambassador to the UAE Ferdinand Alfonso Ver, Consul General Marford Angeles, at UAP Abu Dhabi Officers and Architects. Mahirap man ang pinagdaanang proseso ng 26 na arkitektong OFW na sumailalim sa review, hindi ito naging hadlang upang makamit ang propesyong kanilang pinapangarap. Gaya ni Architect Arnel Echevarria, 54 na taong gulang mula sa Bulacan. 18 years na siyang nagtatrabaho sa abroad at aminadong nahirapan sa review para sa Architecture Licensure Examination. Sa tagal ko nang nakagraduate, nahirapan ako makahabol kung paano ko masasabayan yung batang nagpe-review. So mahirap, tapos kasabay pa yung trabaho, wala kang time, pa na yung overtime mo. So madalas hindi ako nakaka-attend ng review center sa mga review. So yun. So buti na lang yung grupo na nasalihan ko ay nagtutulungan naman. Ayon pa kay Architect Echevarria, taong 1999 pa umano nang huli itong kumuha ng board exam, ngunit hindi siya nakapasa. Hindi rin agad nakahanap ng review center si Arnel mula sa mga pinanggalingang bansa kung saan siya namasukan. Kaya naman nag-focus nilang muna ito sa paghahanap buhay. Matapos ang 4 na buwang paghahanda at pagre-review, kasabay ng pagtatrabaho, muli siyang sumabak at nag-take ng board exam noong April 22 to 23, 2023. Maging ang review headmaster ng UAP Abu Dhabi at SPLE 2019 MENA Top 2 na si Architect Geoffrey Caisip. Humanga sa ipinakitang determinasyon ni Architect Arnel at ng buong grupo ng Batch Aliya sa pag-aaral. Samantala, kinilala naman ni Ambassador Ver ang kahalagahan ng kontribusyon ng mga Pilipinong arkitekto sa bansang UAE. Sikat, kilala at tinitingala ng mga Pilipinong professionals dito. Ang laki ng kampag nyo sa bayan nito at kayo kinikilala mo na contribute nyo. So ipagpatuloy nyo kung saan. Ipagpatuloy nyo pag-usay nyo. Continue your professional competence at capability at magituloy tayong mag-compete at ipakita ang galing at talino ng Pilipino dito sa UAE. Bradley Robusa, UNTV News and Rescue, United Arab Emirates. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Amos, Kapitulo 3, Versikulo 3, na nagsasabi, makalalakad baga ang dalawa na magkasama, liban na sila'y magkasundo? At bago po kami tuluyang magpaalam, kami po ay nakikiramay sa naulilang pamilya ni Mr. Mike Enriquez at ganoon din po sa mga kasamahan niya sa GMA7. Isang malungkot na balita po ang kanyang pagpanaw. Bagamat hindi ko po siya nakasama, ngunit ako po ay humahanga sa kanyang dedikasyon sa larangan po ng broadcasting. At ang buong industriya po ay kumikilala sa naging ambag po ni Sir Mike Enriquez sa ating pong broadcast industry at sa paglilingkod sa ating pong mga kapwa Pilipino at sa ating pong mga kapwa tao. Nagpapaabot po kami ng pakikiramay sa pamilya at sa lahat po ng naulila ni Sir Mike Enriquez. At alam mo aga, ang hindi na natin maririnig yung mga salita niya, yung excuse me po. Yan po ay tatak ni Mr. Mike Enriquez.
At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.